sa pagsikat ng araw, simula na para sa ating mga kabataan ang kumilos. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang mga gawain upang masapatan ang kanilang mga pangangailangan sa isang buong maghapon. Katulad ng mga langgam, ang bawat tao ay nagpaparito sa bawat sulok upang kumayod. Matapos ang buong maghapong paggawa, ay lulubog na ang araw at makikita sa bawat tao ang lubos na kapaguran, sapat na upang humiga at matulog. Madilim na sa bawat lansangan at matahimik naman ang paligid. Para sa iba ay mayroong sari-saring nilalang daw ang gumigising. Ganito ang mukha ng buhay pagsapit ng gabi. Pero ganito rin kaya ito para sa ibang mga tao? Dito sa Pilipinas, ang buhay ng isang call center agent ay tanyag sa larangan ng mahabang pagpupuyat. Halos lahat kasi ng mga ganitong uri ng hanap buhay ay madalas na sa gabi na dedestino. Ito ay dahil sa pagkakaiba ng oras natin ng mga bansang kanilang sineserbisyuhan, katulad na lang ng Amerika. Kung ang oras natin dito sa Pilipinas ay gabi, eksaktong kabaliktaran naman ito sa kanila na umaga. So dahil kailangan tatargetin natin yung araw sa Amerika, yung mga call center agents dapat dilat sila sa gabi. And that is the reason bakit sila napupuyat. Working student kasi ako. Sa hapon, 2 p.m. to 7 p.m. ang sked ko sa school. Nag-start ang shift ko ng 3 a.m. to 12 p.m. Dahil sa ganitong uri ng pamumuhay, hindi maiiwasan ang pagkaramdam ng mga pananakit ng katawan. Aside from stress, usually, backaches, sore throat, stiff neck, kasama talaga sa work yun. Ito ang palagi niyang idinadaing sa madalas na pagpupuyat dulot ng malaking pagbabago sa kinagawian ng body clock. Ginagawa na lang niya ng paraan upang mapanatiling healthy ang kanyang pangangatawan. Noong una, nahirapan talaga. Nag-a-adjust pa lang eh. Kung yung dapat kasabay mong matulog yung mga kasama mo sa house. Pero ikaw, nagtatrabaho pa lang sa gabi. Kaloka, diba? Pero sanayin lang din. Eh, ang hirap pumanap ng trabaho dito sa Pilipinas eh. And call center lang ang industry na talagang pwedeng mapuntahan ng mga fresh graduates. Lalo na yung mga inglisera, inglisero. Ayon sa survey, sa Pilipinas pa lamang, mayroon ng gumigit kumulang 112,000 katao ang nakakaranas ng pagpupuyat. At sa buong mundo, halos mayroon ng 784,000 na katao. Parami ng parami ang bilang ng mga taong gising hanggang hating gabi, isang mukha ng mundong nagpupuyat. Ang ganitong gawain ay may malaking epekto sa kalusugan ng bawat tao. Iba't ibang sakit ang maaari nating makuha mula sa ganitong uri ng lifestyle. Pagbuhet ang isang tao, yung decision making mo nagmamalfunction. Pagpasok ka sa trabaho tapos puyat ka, hindi mo magagawa yung dapat na tungkulin mo. Pwede kang maging anemic. Putlang-putla ka, tapos nangangayayat ka, hindi ka malusog. Panghihina ng katawan, nahihilo, hindi makakain. So, your body would really malfunction pag parati kang puyat. Sa Marikina City, nakilala namin si Ginang Silvia Urayan. 1995 nang pumanaw ang asawa ni Ginang Silvia Urayan. Bago pa lumisan si Ginoong Urayan, ay dumaranas ng sakit sa cancer sa loob ng 2 taon. Kailan po namatay? April 19, 1995. Ano po bang ano nila? Ikinasakit po ni cancer of the bones. Cancer. Naging isang malaking salarin ang pagpupuyat sa pagkawala ng kanyang asawa. Sa kabila nito, malaking aral ang iniwan ng kanyang karanasan. Ang magpahalaga sa sarili, sa kapakanan ng mga mahal sa buhay, ang siyang maghahari sa pamilya ng Urayan. Para sa mga katulad nila, malaking tungkulin ang kanilang ginagampanan sa buong komunidad. Ito ay ang kaligtasan ng buhay ng bawat mamamayan at sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung ano yung ginagawa ng pulis, parang ginagawa rin namin. Ang kaibahan nga na wala kaming baril.
Bawat sulok ng komunidad ay maigi nilang sinusuyod kung mayroong mga kasamaang naglipa na. Ang isang matahimik na komunidad ang kanilang pinalalaganap, nagpupuyat sa magdamag upang ang mga mamamayan ay magkaroon ng mahimbing na pagtulog sa gabi. Kadalasan po, ano po ba yung mga nauuli niyong tumatambay dito? Kadalasan mga karpyo-karpyo. Padlock na. Oo, padlock na. Ano yung susi? Wala ka dyan? Nakpo yun, mabigat. Ano wala? Yung mga bar sa ilot, yun, mutas din ang gulo rin eh. Ang mga tanod ay ang mga volunteer na binibigyan lamang ng maliliit na allowance kapalit ang malaking serbisyo. Kaya naman, karapat-dapat natin silang ipagmalaki. But I would like to commend them, no? Kasi nang hinahanap talaga ng mga tao, dahil you feel secure. Yung safety mo, pinangangalagaan nila. Yung ganun ba? Asap ang feeling na yun. Sa mga nagko-call center agents, dahil malakas yung kanilang mga resistensya, for the meantime, no? Most of them would actually go into subscribing to a lot of vices. So may mga nagsisigarilyo, merong mga umiinom, or they drink a lot of medicines para magising. Kasi kung yung trabaho mo, kailangan kang magpuyat, di ba? Kailangan gising ka. Kasi kailangan nila maging alerto. Pupuntahan naman natin in general yung mga taong nagtatrabaho, let's say mga barangay tanod or yung mga security guards, in terms of ano yung negative effects, may mga solutions na ginagawa ng isang tao para makapag-cope siya sa ganitong klaseng trabaho. No? So, hindi lahat ng nagtatrabaho ng panggabi laging may negative effect. Kasi yung iba, mga ibang tao, lalo na ngayon, dahil in the age of information technology, sanay na yung mga tao mapuyat, sanay na sila magtrabaho ng gabi. Ito yung mga nangyayari na nagbabago yung ating society. So, hindi natin siya dapat tignan na, basta pagpupuyat, laging may negative effect. So, depende nga doon sa gagawin nitong person na to. Ngunit hindi lahat ay maaaring mapuyat. May batas na sinusunod ukol dito ang lungsod ng Marikina. Nakasaad sa Ordinance No. 163, Series ng 2001, na naaprubahan noong August 29, 2001. Dito sa Marikina Sports Park, mayroong grupo ng mga nanay na hatol sa pagiling kahit na 10 oras ng gabi. Ang Marikina Aerobics Club ay regular na nag-ehersisyo sa pamumuno ng kanilang leader na si Alex. Yung mga nag-aerobics po sa inyo, paano nyo po nahihikayat na mag-aerobics o mag-exercise, lalo na po sa gabi? Sa gabi, kasi may mga hindi available sa umaga ng opisina, sa gabi na sila available. Nahihikayat po sila, dahil lang maganda naman yung workout. Mura lang ang workout. For health. Kanina nga ay sumali pa ako sa kanila. Ang sarap sumayaw. Ayos ba? Di ba umaga, pagod na tayo. Bakit po sa gabi, gusto mo pa rin mag-exercise? Pagkatapos ko sa opisina, nag-aero ko. Kasi yung lumalabas na pawis, ano yun eh, basura. Kailangan talaga exercise sa I need exercise because I have an active lifestyle, because I also work. Kasi pag wala akong exercise, ang metabolic rate ko ay slow. Ibig sabihin nun, pag mababa ang metabolism mo, meron kang tendency na tumaba at saka bumagal kumilos, bumagal mag-isip. Lahat sa'yo mabagal. Bilang nanay po ba, hindi po ba nakaka-apekto yan sa pag-exercise? Kasi gabi na kayo gumagal. Hindi, kasi para sa akin sa gabi kasi, yung time kung para ipahinga, ilada ko sa exercise kasi siyempre yung mga anak ko magkakawa ng gas ang baga, pagdating ng gabi, yung time ko parang pahinga ko. So, ginagawa ko sa exercise. Napag-alaman na ng mga dalubhasa na ang mga puno ay naglalabas ng mas maraming oxygen sa gabi. Ibig sabihin, kapag sinabayan ng ehersisyo ng sariwang hangin ang malalanghap, lalo na't kakaunting usok na lamang ang mga nasa lansangan. Kaya naman sa mga tulad ng magkapatid na si Sandra at Cathy, minabuti nila na maglaro ng badminton sa gabi. Ano man ang dahilan natin sa pagpupuyat, mahalagang ingatan natin ang ating kalusugan.
maging matalino tayo sa paggamit ng oras dahil ang bawat gawa natin sa ating sarili ay para na rin sa mga mahal natin sa buhay.